Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kuya para magbahagi na naman ng panibagong kaalaman. Ang pag-uusapan po natin dito sa videong ito ay ang tungkol naman dito sa pag-compute ng rough estimate ng poste natin at saka ng pundasyon natin. Kung dati po ang napag-usapan natin ay yung pag-thumb rule estimate o yung rough estimate ng slab natin at saka ng beam natin or biga, eh ngayon po yung poste at saka pundasyon naman. Dito sa computation natin sa rough estimate sa poste at saka sa pundasyon, eh napakadali pong computin ng topic natin ito. Bali, ibang way naman po ang gagawin natin para meron po kayong option, no? Kung dati kilograms na kaagad ang ibinigay ko, no? Dun sa pag-compute natin, eh ngayon percent po ang gagamitin natin para may ibang option po kayo or ibang pamamaraan. Okay, so umpisahan po natin yung computation natin. Una po natin kukomputin ay ang poste muna at isusunod po natin yung rough estimate naman ng pundasyon natin. Ang bilang po ng poste natin ay siyam, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, ang height po ng poste natin na itotal na lang po natin, parehas naman po yung section yan. Bali, 7.5 meters po ang gagamitin natin magmula sa baba hanggang dun sa taas na. Ang cross-section naman po ng poste natin, ang example lang natin, bali 300 millimeter by 400 millimeter or 0.3 meters by 0.4 meters. Umpisahan po natin yung computation natin. Okay, so ito po yung kukomputin nating poste. Bali, gaya na sinabi ko po kanina, no, ang cross-section po ng poste natin, ito 0.4 meters by 0.3 meters. No? Bali, ang height po ng column natin, o total height, magmula dun sa first floor hanggang sa second floor, 7.5 meters na po, no, ang ginawa natin. Bali, kung kukomputin po natin yung volume ng isang poste, bali is equal to 7.5 meters times 0.3 meters times 0.4 meters. Ang volume po ng isang poste natin is equal to 0.9 cubic meter. Ayun po yun, no. Kung siyam po yung poste natin, ha, binilang natin kanina, siyam na poste, ita times 9 lang po natin yan, no? 0.9 cubic meter times 9, ang total volume po natin sa poste, bali 8.1 cubic meters. So, ito po yung magiging basihan natin, yung 8.1 cubic meters, yan po yung kukunan po natin ng percentage. Kasi po, percentage po ang gagamitin natin, hindi na po per kilogram, kagaya ng diniscuss natin nung previous sa calculation natin sa rough estimate natin dun sa slab at saka dun sa beam. This time po percent naman para mayroon po kayong ibang way, na ibang option. So ito po yung formula natin, no? Weight of bars ng ano natin, poste natin, no? Yung rough estimate natin, ang formula natin, volume ng concrete times yung density o ng bakal times percent po, no? So yung percent po natin, no, dito sa poste, 2.5% po ang gagamitin natin, no? Ayon yung halimbawa ko, no, example lang po ito, no. So kung kayo po iba yung pinagagamit sa inyo, ito po yung yun po yung gamitin nyo, no. Binigyan ko lang po kayo ng idea, pero 2.5% po, no, yung gagamitin natin. So ibig sabihin po ng 2.5%, 2.5% po ng volume ng bakal ito. Ayon. Bali, 2.5% ng 8.1 cubic meter. Yun po yung volume ng bakal. So para ma-compute po yan, 8.1 cubic meter, yan yung volume ng concrete, times 7,850 kilograms per cubic meter na bigat ng bakal, no? Times sa 2.5%. So yun yung formula natin, no? So yung magiging computation natin, ito siya.
8.1 cubic meter na volume ng concrete times 7,850 kilograms per cubic meter na bigat ng bakal bawat kubiko. Yung pong 2.5%, para hindi na po percent yan, i-divide natin ng 100, magiging 0.025 po yun, no? Yung pangmumultiply natin. Bali, ang bigat ng bakal ng rough estimate ng poste is equal to 1,589.6 kilograms pala. Okay? So, yung 2.5% pala na volume ng bakal galing dun sa 8.1 cubic meter na volume ng concrete, eh 1,589.6 kilograms po pala. Yan po yung rough estimate ng bigat ng bakal o kilograms ng bakal ng poste. Ayun po. So, madali po palang computein, no? Gamitin nyo lang po pala itong formula, volume ng concrete times yung density ng steel o ng bakal times yung percentage, no? 2.5% po yung sa poste. So, pagdating po sa computation ng pundasyon natin or puting natin, pagdating po dito sa column puting calculation natin, no? Bali, nag-assume na lang po tayo ng volume ng concrete, no? Sa column puting. Bali, meron din po akong meron din po akong video sa computation ng volume ng column puting. Paki-watch nyo rin po yun, no? So, dagdag kaalaman din po yun na tayo nag-assume na lang po tayo ng 6 cubic meter na total volume ng puting po natin, no? So, yung formula po ng pag-compute ng bakal, no? Yung rough estimate ng column puting, parehas lang po, no? Volume ng concrete times yung density ng steel times yung percentage ng bakal, no? Sa column puting. So, bali ganito po yan. Pagdating sa percentage po ng volume ng bakal sa column puting, 0.8% lang po, no? Yung gagamitin natin, yung example natin. So, bali ang magiging computation natin, ganito siya, weight ng bar, ng rough estimate, no? Na weight ng bar ng column puting natin is equal to 6 cubic meter times 7,850 kilograms per cubic meter na bigat ng bakal bawat kubiko times 0.8%. Ayun po yun, no? So, bali magiging ganito po siya, 6 cubic meter times 7,850 times 0.008, no? Kasi yung 8.8% na yun, di-divide ng 100, magiging 0.008 po yun, no? So, bali magiging ganito po siya, weight ng bar na rough estimate natin is equal to 376.8 kilograms po pala. Ayun yun, no? So, yung pong palang 0.8% na volume ng bakal, no? Bali, nagkakatimbang po siya kung ang volume ng concrete natin is 6 cubic meter, no? 0.8% na volume ng bakal na kinuha doon sa 6 cubic meter na volume ng concrete, eh nagkakatimbang po pala yan ng 376.8 kilograms. Ayun po, no? Yan po yung rough estimate ng column puting natin. No, kung ang gagamitin natin ay 0.8%. Okay, so madali rin po pala, no? Gumamit naman tayo ngayon this time ng volume times density times yung percentage. So, hindi kagaya nung kilograms na kaagad ang ginamit natin dun sa slab at saka dun sa beam. Para kahit paano may ibang option kayo. Okay, so kung nagustuhan nyo po itong topic natin dito sa rough estimate ng poste natin at saka ng pundasyon natin, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba, at pakishare na rin po sa iba itong video ito kung makakatulong sa kanila. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.